Ilang residente ang natrap matapos mabagsakan ng gumuhong pader at nabuwal na puno ng balete ang ilang bahay sa Estero de Magdalena sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Para sa update, live na magbabalita si Justin Ponsalang. Justin, ano ba ang nangyari? Cheryl, kaninang mag-aalauna ng madaling araw na bulabog yung mga residente dito sa mga bahay sa gilid ng Estero de Magdalena sa Binondo, Maynila. Una daw ay akala nila kung ano lang yung nangyayari, pero pagtingin nila sa kanilang kapitbahay ay natabunan na ng isang malaking puno ng balete yung mismong bahay ng kanilang kapitbahay. Ang sinasabi ng mga tao dito, ng mga residente dito, ay tumubo na kasi yung mga ugat ng balete doon sa pader, kaya nung nabuwal yung balete ay nag-domino effect at nasira na din yung pader, dahilan para matabunan yung ilang mga residente dito. Cheryl? Justin, gaano karaming residente ang naipit at meron daw nasawi? Yes, Cheryl, may lima na nasugatan. Minor injuries lang naman, mga galos at mga pasa yung kanilang tinamo. Pero may tatlo, unfortunately, na nasawi dahil dito sa insidente kaninang madaling araw. Cheryl? Gaano ba katanda na itong puno ng balete na nabuwal at posible kayang isa yan sa dahilan nga ng pagbagsak nito? Cheryl, hindi pa malinaw ngayon kung gaano na talaga katanda itong puno ng balete. Pero ayon doon sa mga residente dito, matagal na talaga dahil yung ilan dito na sila lumaki, dekada na yung binilang nung sila'y nanirahan dito at nandoon na yung puno na ito ng balete. At sinasabi nila, yung puno ng balete ay meron kasi itong bakal na nakakabit naman doon sa building na katabi ng mga bahay dito. Ang hinala ng mga residente dahil tinanggal na yung mga bakal na nagkakabit doon sa balete at doon sa building, posibleng nawala yung pinaka nagme-maintain balete tree, kaya hindi na kinaya at nabuwal dahil ang pinaka nag-aangkla na lang doon sa puno ay yung kanyang ugat. Cheryl? Paano yung mga apektadong residente? May tulong ba silang matatanggap? Cheryl, sa ngayon, nagpadala na yung Manila LGU ng ilang mga modular tents na pansamantalang tinitirhan ng mga residente. Yung iba naman sa kanila ay hinahanap yung kanilang mga bahay, tinitingnan kung meron pa silang masasalbang mga gamit. Ayon sa Manila LGU, nakikipag-usap na sila sa Manila Department of Social Welfare para sa ayudang ibibigay. Mamayang alas 3 ng hapon ay darating dito sa lugar na ito si Manila Mayor Honey Lacuna. Titingnan niya yung grabe o yung tindi ng pinsala at magbibigay rin ng ayuda dito sa mga apektado. Cheryl? Justin, gaano karaming pamilya ulit ang naapektuhan? Cheryl, sa ngayon, hindi pa matiyak ng BFP at ng Manila Disaster Risk Reduction Office kung ilan kasi mga informal settlers ito at may ibang mga pamilya nagsasama-sama sa isang bahay. So ngayon, hindi pa sila makapagbigay ng tiyak na bilang kung ilang mga pamilya yung apektado. Pero ayon dun sa barangay, itong kahabaan na ito ng Estero de Magdalena ay may nasa 200 families ang nakatira at sila ay for relocation na. Naantala lamang yung kanilang relocation dahil sa pandemya. At inaasahan na ngayon, lalo na ngayon na may nangyaring disaster dito, ay sana maituloy na yung relocation ng mga pamilya para maiwasan na yung mga ganitong sakuna. Cheryl? Maraming salamat, Justin Ponsalang. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.